Magandang umaga! Nandito na tayo upang pag-aralan ang asignaturang Aralin Panlipunan para sa ikalimang linggo. Ang ating aralin ay tungkulin at gawain ng mga bumubuo sa komunidad. Naritong muli si Ms. Edsy ang gurong makakasama ninyo sa talakayan. Sa katapusan ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga tungkulin at gawain ng mga bumubuo sa komunidad. Mailalarawan ang gawain at tungkulin ng mga bumubuo ng komunidad. At naiuugnay ang tungkulin at gawain na bumubuo ng komunidad sa sarili at sa sariling pamilya. Naglalaman ang aralin na ito ng mga kaalaman tungkol sa mayaambag at kahalagahan ng komunidad sa iyo at kung ano ang maipagmamalaki mo sa komunidad na kinabibilangan mo. Balik-aralan natin ang nakaraang aralin. Piliin ang sagot sa itaas. Unang bilang, nagbibigay ng serbisyong medikal. Ang sagot ay ospital. Pangalawa, lugar kung saan maaaring makapaglibang. Ang wastong sagot ay parke. Pangatlong bilang, gumagawa ng mga batas. Ang tamang sagot ay pamahalaan. Pang-apat, dito maaaring bumili ng ating pangangailangan. Ang wastong sagot ay pamilihan. At panlima, ito ang pook dalanginan. Ang sagot, simbahan. Ang bawat isa sa atin ay may mga tungkulin o responsibilidad na ginagampanan sa ating komunidad ukol sa isang partikular na gawain. Ang mga tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad ay may kaugnayan sa ating mga sarili at sariling pamilya. Alamin kung ano-ano ang mga kaugnayan nito. Tahanan. Sa tahanan ay masayang naninirahan kasama ang mga magulang na nagbibigay ng pagmamahal, pag-aaruga at pangangailangan ng mag-anak. Paaralan. Ang paaralan kung saan nahuhubog ang kaisipan upang lumawak pa ang kaalaman sa iba't ibang kasanayan. Masisipag ang mga guro na tumutulong upang maipakita ang mga talento ng bawat mag-aaral. Sila rin ay tumatayong pangalawang magulang dito sa paaralan. Simbahan. Ang simbahan, dito sama-samang nananalangin ang mga tao. Ito rin ang namumuno sa mga pagdiriwang na panrelihiyon. May pagkakaisa ang lahat kahit na magkakaiba ang relihiyon at paniniwala. Palaruan. Dito maaaring maglaro at pumasyal dahil sa palaruang ito, nabubuo ang magandang pagsasamahan ng bawat pamilya at magkakaibigan. Dito ginaganap ang mga palabas at programa ng aming komunidad. Health center o ospital. Sa health center o ospital, pumupunta ang mga tao upang magpakonsulta ng kanilang mga karamdaman. Ito ang nangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Nagbibigay ito ng libreng bakuna, namamahagi rin ng mga gamot sa mga naninirahan.
Pamahalaan. Ang bahay pamahalaan naman ang namamahala sa kaayusan, katahimikan at kapayapaan ng aming komunidad. Sa pamumuno ng kapitan, kasama ang mga kagawad, ipinapatupad nila ang mga batas. Pamilihan. Ito ang pamilihan kung saan namimili ng pangunahing pangangailangan ang mga naninirahan sa isang komunidad. Basahin natin muli ang mga bumubuo sa komunidad. Tahanan, simbahan, paaralan, palaruan, pamahalaan, pamilihan, ospital. Ang bawat bumubuo ng komunidad ay may mahalagang tungkulin at gawain. Ang mga tungkulin at gawain na ito ay may kaugnayan sa ating sarili at sariling pamilya na nakatutulong upang mapanatili ang ating pangangailangan sa pagkain, kalusugan, edukasyon, espiritual at libangan. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Piliin ang letra ng estruktura ng komunidad na tinutukoy sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang, dito nagpupunta ang pamilya ni Mang Kiko tuwing araw ng Linggo upang magsimba. Ang sagot ay titik D. Pangalawa, dito dinadala ang mga may sakit upang makapagpagamot. Ang wastong sagot ay titik A. Pangatlong bilang, lugar kung saan natututo ng iba't ibang kasanayan ang mga bata. Ang tamang sagot ay titik C. Pang-apat, dito kung saan tinutulungan ni Ana ang kanyang ina upang bumili ng kanilang pangangailangan. Ang wastong sagot ay titik B. Panlima, ito ang lugar kung saan madalas pumasyal at maglibang si Lina kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang wastong sagot ay titik E. Dumako naman tayo sa pangalawang pagsasanay. Lagyan ng check kung ito ay gawain at tungkulin ng mga kasapi ng isang komunidad at X kung hindi. Unang bilang, nagbibigay ng libreng gamot at bitamina sa mga health center. Ang sagot ay check. Pangalawang bilang, naglalaan ng parke o lugar pasyalan. Ang sagot ay check. Pangatlong bilang, mataas na presyo ng mga bilihin sa palengke o pamilihan. Ang sagot ay X. Pang-apat, nangunguna sa mga illegal na gawain sa komunidad. Ang wastong sagot ay X. Panlima, nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng isang komunidad. Ang tamang sagot ay check. Para naman sa pangatlong pagsasanay,
iguhit ang bituin kung tama ang pahayag sa bawat pangungusap at buwan kung ito ay mali. Isulat sa patlang ang sagot. Una, kabilang sa mga gawain ng paaralan ang pagpapalawak ng kaalaman at pagtuturo ng wastong pag-uugali. Star. Pangalawa, tungkulin ng paaralan na gumawa ng batas, alituntunin at patakaran ng komunidad. Buwan. Pangatlong bilang. Ang ospital o health center ang nagtataguyod ng serbisyong pangkalusugan. Star. Pang-apat, ang simbahan ang pinagdarausan ng pagtitipon, pagdiriwang at programa ng komunidad. Buwan. Panlima, tungkulin ng bawat pamilya na tumugon sa pangangailangan ng mag-anak. Star. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong aralin na naman ang inyong natutunan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!